Gusto ko talagang mag-tuyo. Meron akong tuyo, dried squid. Cold everyday, everyday. Today is Tuesday and it's already 10:30 ng umaga. Kanina pa ako gumising mga 8:30. Then morning routines, naligo tapos nag-review ako ng video tapos nag-upload, gumawa ng thumbnail. So ayan, 10:30 na. Ngayon ayan dito ako sa aming laundry area. Maglalaba ako ng mga itim na damit. Alam niyo ba, gusto ko maglagay ng softener ng damit kaso ayaw ni Nico. At sensitive yung skin niya, naiirita yung balat niya pag mayroong mga ganun. Kapag salang na ako ng mga itim, ngayon ay magluluto na ako ng aming breakfast ni Nico. Tingnan ko lang kung ano yung maluluto ko. Gusto ko magsabaw. Ay, kailangan ko palang maglumpia. Itong ground meat, kailangan siyang magamit. So, ilabas ko ito. Lumpia wrapper. Para mamaya maglulumpia ako. Mag-yakult nga muna ako. Gusto ko talagang magtuyo. Meron akong tuyo, dried squid. Kaso ayaw ni Nico. Tanungin ko nga si Nico kung anong gusto niyang kainin. Main shots! Magpapascrambled egg si Nico. Tapos lagyan ko na lang ng vegetables. As always, kuha akong mushroom, isang peraso. At ako ay, sige, scrambled egg na lang din ako. So tatlong itlog ang gagamitin. Before I start cooking, dating gawe. Yakult everyday, everyday. Okay! Murag buong gete. Ready na ang aking ingredients. Tada! And then, tada! O, dalawang plato. Dapat naka-arrange talaga yan siya. Luluto na ako. I will start with oil.
Tapos na ako magluto at this time tinry kong ibahin yung scrambled egg ko. I mean, hindi man totally iba. Ang naiba lang is inuna ko ang itlog. Inuna ko siyang scrambled. Nakita niyo naman sa video na inuna ko yung itlog. Gusto ko lang na hindi dumikit yung vegetables sa itlog. Magto-toast na lang ako ng tinapay. Dalawa kay Nico, isa sa akin. Char lang, magtitinapay daw ako ngayon. Mamayang panghali na ako mag-rice. Tanghali naman na, 11:25 na. Pero mamayang mga 2 siguro kami kakain or mga 1:30 ganun. We'll see. Nga ang ta! Nga ang. Break lunch ni Nico. Pupunta na sana akong washing area para i-dryer yung na-washing ko. May nabasa akong comment na sobrang ganda. Meron siyang question at sobrang gusto ko siyang sagutin. From Lee Clothing, sabi niya, I've been wondering, how do you maintain having a positive outlook and attitude? Have you always been this positive or you struggled with depression at some point? I'd love to know, really. Your positive attitude is inspiring. Thank you so much for your question. Sa totoo lang, ganito na talaga ako. Alam na alam niya ni Nico na happy person ako at go with the flow. Kumbaga, lahat ng bagay natutuwa ako. Every small things natutuwa ako sa mga natatanggap ko kahit anuman or kahit gaano kaliit man yan, natutuwa ako sa mga lugar na napupuntahan ko. Nakikita niyo naman siguro yan sa mga vlogs ko kung paano ako mag-react? Parang nag-overflow yung saya ko sa mga bagay-bagay. Maiiyak naman ako sa tanong niya, eh. Sa ibang tao, nakikita nila na exaggerate yung aking reactions. Pero ganito na talaga ako. At yan yung isa sa mga nagustuhan ni Nico. Nai-enjoy ako at sobrang saya ko sa kahit na anong bagay. Kahit na sa sobrang liit na bagay, natutuwa ako ng bonggang-bongga. Siguro dahil lumaki ako sa hirap. Grade 3, naranasan ko ng mag-working student. Akalain nyo, grade 3, mga anong taon pa ako niyan. Tapos naranasan ko ng mag-working student dahil kapos kami. At kahit na kapos kami, hindi talaga ako nakain ng gulay. Hindi ko siya ma-explain ng bonggang-bongga. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ako ganito. Which is, I'm very thankful na ganito ako. Thank you, Lord, for this. Sa likod ng mga tawa ko, may ibang tao na nakakapansin na malungkot ako. Sa likod ng mga tawa ko, nakikita pa rin nila sa mata ko na malungkot ako. Ganyan kasi hindi ko pinapakita na malungkot ako. Sa mga hindi pa nakakaalam, lumaki din ako sa broken family. At a young age, naranasan ko ng maging independent or maging responsible. Kailangan kong itaguyod yung sarili ko, ganyan. So, gumawa ako ng paraan para makapag-aral ng high school since hindi naman afford ng family ko ang mag-high school. So, nag-working student ako sa auntie ko dati sa resort. Luckily, pinag-aral nila ako sa private school, which is I'm very thankful about. Pag nalulungkot ako, iniisip ko na lang palagi na life is short. Hindi natin alam kung makakagising pa tayo. So, iniisip ko palagi na
at least, pag hindi man ako gumising, masaya ako sa mga huling araw. Yun yung mga iniisip ko. Meron kami mga away ni Nico nung mga panahon na bago pa lang kami mag-couple, na sobrang natatagalan akong makipag-usap sa kanya, mga 1 week, ganyan. Pero ngayon na tumatanda na... Ngayon na nagkakaedad na din ako, iniisip ko na lang palagi na life is short. So pag nag-away kami kunyari ni Nico, palagi kong sinasabi sa sarili ko, life is short, life is short. Yun yung ginagawa ko. Tapos naranasan ko na din ang depression, as in yung depression na maiiyak ako. Yung depression na luoy nubuang kahilak manon ko. Dumating na ako sa point na nag-iisip na ako na, ala! Hindi ka siya masabi kasi naiiyak ako buang. Hello, mura kong buang, naghilak. Wait, dumating ako sa point na nag-iisip ako na, ala! Hindi ko siya masabi. Alam ng mga kaibigan ko yan na, giyatay, uy! Dumating ako sa punto na gusto ko nang tumalon sa tulay. Gusto ko nang tumalon sa terrace namin. Yung ganun, pero... nakakatawa yung experience ko or nakakatawa yung mga pag-iisip ko or mga imagination ko dahil nag-iisip na ako na gusto kong tumalon, tapos na-imagine ko na ulit na paano kung hindi ako namatay? Paano kung napilay na lang ako? So mag-struggle pa ako. Hindi ko alam kung makakalakad pa ba ako, yung ganun. Or mapipilay ako forever. Yung mga ganun. Naiiyak ako tapos tatawa na lang ako bigla. Kasi naisip ko yun, paano kung tumalon ako sa terrace namin tapos hindi pala ako namatay kaagad? So magsasuffer pa ako forever kasi pilay na ako. Magiging pabigat ako kay Nico. Yung mga ganun-ganun. Bakit pa ako naiiyak? Uy, nakakainis naman. Gusto kong tuloy-tuloy yung pag-i-explain ko pero naiiyak ako. Thankful ako na hindi ako pinabayaan ni Nico. Katulak kong ulo, besh. Nandyan yung mga kaibigan ko. Ba't ako naiiyak? Uy, nakakainis. Sila Ellen, sila RC, si Ate Mary, si Ate Miles, si Ate Elfie. Sila yung palagi kong chinachat pag nafe-feel ko na ulit yung depression. Siyempre, pinagsisibihan ko rin si Nico and loss ko. Hindi ko sila sinasabihan na malungkot ako or nade-depress ako. Kasi alam ko na malulungkot din sila. At ayaw ko din na makita ako ni Nico na malungkot or umiiyak kasi alam ko na masasaktan din siya at maawa din siya sa akin. Ganyan, uy! Naiiyak talaga ako. Pag nafe-feel nyo yung depression, fight it. Kasi ang hirap, ayaw kong sabihan yung family ko na nalulungkot ako, na nade-depress ako. Kasi ayaw kong malungkot sila. Ganyan, uy! Palagi akong nakatawa pero ang bilis ko namang umiyak. Sobrang emotional ko talaga. Ang babaw ng luha ko, yan ba yung term? Basta ang bilis kong maiyak. So, ikaw talaga dahilan pag-iyak ko ngayon, lit clothing. Joke lang. Hala, oy. Anyway, maglalaba ako, oy. Pinaiyak niyo pa ako ng di oras. Anyway, drink water. Hala, oy, buwak. Inom muna akong tubig. Barado tuloy yung ilong ko. Magda-dryer muna ako. Magluluto na ako ng lumpia at gustong kong magsabaw. Gagayahin ko yung sabaw ni Ate Mile. Mayroon pa pala ako ditong marinated na bangus. Tada! Yung tinulang salmon kasi ni Ate Mile, masarap siya. Kaya gagayahin ko siya bonggang-bongga. Tapos maglulumpia ako para kay Nico. Kuha tayo ng ground pork. Lumpia wrapper. Vegetables, hindi ko ilalagay ang bell pepper. Chili, dalawang chili lang gagamitin ko. Gusto kong maglagay ng chili sa lumpia. Maglalagay din pala ako ng chili sa aking tinola. This time, yung lumpia ko, lalagyan ko ng mushroom. Kamatis para sa aking tinola, lemon or citrus, at ito, para sa sabaw at saka sa lumpia. Nagbihis pala ako ng damit kasi kanina, nung nagdadrama ako, umiiyak din yung kilikili ko kaya basa siya. So, nagbihis ako ng damit. Ang gagawin ko muna ay, separate ko yung para sa lumpia, and then para sa aking
sabaw. At ang time natin is 4 PM. Ganito ako pag nagluluto, gusto ko organize siya. Maglalagay ako ng Chinese petchay sa aking tinola. Naglalagay ako ng Chinese petchay sa lumpia. Pag naglulumpia ako, gusto kong i-pre-cook muna yung pang-filling ko para alam ko kung ano yung lasa para sure ball. Yung iba, hindi niluluto yung pang-filling ng lumpia. Pero ako gusto ko siyang lutuin muna. Para naman sa aking sabaw. Kay Ate Mile, ang nilalagay niya lang sa sabaw niya ay carrots at saka leek. Yun lang ata yung nilalagay niya. Pero ako, lagyan ko siya ng beans. Konti lang. I think nilalagyan ni Ate ng kamatis yung sabaw niya. Nakalimutan ko na. May nag-comment sa inyo, hindi ko lang maalala kung sino, pero sobrang tagal na ng comment na yon. Sa lumpia daw, masarap siyang lagyan pag may celery. So, hindi ko alam kung celery ba na yung dahon niya or itong wurzel niya. Pero ito na lang ang ilalagay ko. Yung sabaw ni Ate Mile, nilalagyan niya ng broccoli. Pero ayokong broccoli sa sabaw. Para sa lumpia, meron ako ditong carrots, beans, Chinese petchay, mushroom, celery, and ito. So kulang pa to ng onions and garlic. Tapos ground pork. Ito naman ang pangsabaw ko. Meron din niyang sili. Tapos lemon. So, hugasan ko lang to sila. Uunahin ko ang pang lumpia kasi medyo matagal ang lumpia. Alam niyo ba, etong petchay, kinakain din nila ito ng hilaw. Sisimulan ko na ang aking sabaw kasi sobrang nagugutom na ako. Hindi pa kami nagla-lunch kasi nga kanina yung kinain naman pang brunch na yun siya eh. So, magluluto na ako ng aking sabaw. Tapos na ang aking ulam. Tada! At si Nico, bukas daw siya kakain ito. So, irororyo ko lang to tapos lulutuin. Then, papalamigin. Ganyan si Nico, gusto niya ng bahaw. Ayaw niya yung fresh na luto ng lumpia. Mas masarap daw ang malamig na. Pag naglulumpia ako, niluluto ko siya tapos kinabukasan niya kinakain. Masarap yung aking sabaw pero hindi ko makuha-kuha yung lasa ni Ate Mile. Nakaka-addict siya, besh. Siguro hindi ko siya makuha-kuha dahil iba yung nilagay ko na mga gulay. Ito na ang akin at kay Nico, tinapay at saka cheese lang. Yan lang yung gusto niyang kainin. Ngaon, main shots. Ngaon ta. Tapos na kaming kumain at busog na ako. Malamig na ang aking feeling. So, mag-wrap na ako ng lumpia habang manonood ng zombies. No worries, nakapaghugas na ako ng kamay. Hindi naman namin to bibigay sa biyanan ko, kaya magkakamay lang ako. Thank you.
nakapagluto at nagfa-foggy yung bahay namin, ako ay makakapagpahinga na dahil tapos na ako magluto. Sayang yung lumpia kasi ayaw kainin ni Nico ng presko yan siya bagong luto. Maganda sana pag presko, diba? Pero ayaw niya. Mas nasasarapan siya pag bahaw or yung pinalamig muna tapos kinabukasan pakainin. Itatry na siya ng isa. How's it shut us? Crispy, ah. This time, hindi ko siya binalot sa harina kasi nalaman ko sa isang Pinay na pag naglulumpia, mas crispy siya pag binalot sa harina or nilagay sa harina. Ginawa ko na yan one time. It's not so good. I'm wondering if it's pesa. Gustong-gusto niya talaga yung malamig. Wala naman akong gagawin. Mag-e-edit na lang ako. I-edit ko kaagad itong vlog na to para bukas may premiere ko siya. Then, nanonood lang kami ni Nico ng zombie. We end the vlog, my chats. So, end na namin tong vlog. Thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed this video. Like. Subscribe. Ring the notification bell. The end.